Hello guys! Welcome uli sa Mat ni Kuya. So ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Mat ni Kuya ay ang tungkol dito sa cutting length ng column putting reinforcing bars. So ayun po yung didiscuss natin ngayon sa videong ito. No? So dito sa videong ito, ito yung putting reinforcing bars natin, yung nakikita natin ayun, no? At pag-uusapan natin yung total length niyan o yung haba niyan, no? Kaya lang dito sa putting reinforcing bars na ito, kung nakikita nyo ito, merong dalawang bend, no? Tapos meron siyang straight bar na yon, and then meron siyang dalawang bend, no? So minsan guys, yung rebars ng putting wala siyang bend, no? Sa mga residential, no? So dito pero kadalasan na merong mga bend yan, no? So dito dalawang length ang pag-uusapan natin, no? Kukunin natin yung haba ng dalawang bend na yon at saka yung clear length na yon, yung straight na yon, no? So actually guys, itong putting reinforcing bars na ito napakadaling computin ito. So pag-uusapan natin yan dito sa reinforcing bar sa computation na video na ito. Okay guys, so bago natin pala computin, no, itong column putting reinforcing bars na ito. So ito pala yung column putting reinforcing bars na ito. Ito yung pinapatungan ng column main bar, no? Sa ilalim yan ng column main bar na yan, no? So diyan pinapatong yung bakal, no, ng column reinforcement. So at para may sasalo dun sa load ng column na yon, no? So ayan yung column putting reinforcing bars. So mamaya ng konti pag-uusapan na natin yung cutting length computation niyan ng column putting reinforcing bars. Okay guys, so ang una nating kukumpute dito sa column putting reinforcing bars itong dalawang bend na nakikita natin dito sa column putting reinforcing bars, no? So kung gaano siya kahaba, actually itong bend na ito, no, na napakadaling computin kasi magle-less lang tayo ng 75 mm concrete cover sa taas at saka 75 mm concrete cover sa baba. So ayun 'yan, no. Kaya kung ang thickness ng putting natin, no, is equal to 300 mm, no, magle-less tayo ng 75 mm sa taas tsaka 75 mm sa baba, which is 150 mm 'yon. So yung natitirang haba na 'yon, no, yun yung haba ng isang bend. So ibig sabihin, yung haba ng isang bend na 'yon is 150 mm 'yon pala, no. So since dalawa siya, ay 150 mm times 2. So bali 300 mm 'yon. So ganun lang pala kadaling computin yung dalawang bend na 'yon, no. So 300 mm lang pala yung dalawang bend na 'yon. So 150 mm plus 150 mm. So mamaya guys, pag-uusapan natin kung paano computin naman yung clear length na 'yon, no. Yung mahabang bakal na 'yon, no. So ayun 'yon. Okay guys, so ang next na kukumpute natin ngayon itong mahabang bakal na ito, wala na yung bend, no? So gaano ba kahaba itong clear length ng putting reinforcing bars na ito? So actually mas madali nga ito guys kasi ileless lang natin uli yung 75 mm concrete cover doon at saka 75 mm concrete cover doon sa kabila, no? So sa putting kasi guys, ang concrete cover niyan is 75 mm, no? So kung sa beam is 40 mm tsaka sa column, ito sa putting is 75 mm, no? So lubog sa lupa. So kung 1300 mm yung length ng putting natin, no? So magle-less tayo ng 75 plus 75, 150 yon. So ang clear length natin is equal to 1150 mm. Yung clear length natin, no? So 1300 minus 150 mm is 1150 mm. So kaya pagka pinagsama, no, yung 1150 mm
tsaka yung dalawang bend na yon na 300 mm. So ang total length natin is 1450 mm. Ayun yon. So yung palang tent no ng column putting reinforcing bars natin no 1450 mm. So ayun lang guys no, kung nagustuhan nyo itong video ko tungkol dito sa column putting reinforcing bars, pakipindot lang po yung subscribe tsaka notification bell sa baba at pakisabi na rin sa mga relatives nyo tsaka friends kung makakatulong itong video kong ito. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.